Hi guys! Kumusta kayong lahat? Today is Sunday! Happy Sunday everyone! At December 22 na ngayon guys at 2 days na lang at magpapasko na. Kaya Merry Christmas sa inyong lahat! Nandito ako ngayon sa kusina kasi magluluto ako guys ng kakanin for Christmas. I-advance ko na siya luto kasi itong kakanin na to pwede lang naman daw i-advance. Matagal siyang mapanis. Pwede rin siyang matagal kainin pa. At matagal din siyang lutuin. O, di ba? Puro matagal. At matagal na rin ako hindi nakakain ito. O, may dagdag pa. Kaya, gagawa ako ngayon. Hindi ako expert sa pagluluto, guys. Mahilig lang ako magluto. Itatry ko siya ngayon. Sana maging successful. Lalagyan ko pala siya ng ube. Ube kalamay nga. Lagyan ko siya ng ube kasi marami pa akong tira doon na naka-frozen na ube. Yung gumagawa pa ako ng hopya. Kaya lalagyan ko siya, hindi naman madami ang lalagay. Kaya simulan na natin guys, ipapakita ko sa inyo yung mga ingredients. 1 cup glutinous rice, 3/4 cup of grated ube, 1 cup sugar, 2 can coconut milk or cream, ube flavor, and for toppings, desiccated coconut. Coconut milk at i-mix natin dahan-dahan yung glutinous flour. Sunod natin gagawin, ilagay yung ube, grated ube sa coconut, 1 can coconut milk at haluin. At pag mahalo na siyang mabuti, lagyan natin ng ube flavor. Ito, mga 1 teaspoon lang para mabango siya at makulay. Dagdagan natin konti. Ayan, ano na yung kulay niya, mas matingkad na kaysa dun sa dati. At mas mabango siya pag may ube flavor kasi yung ube lang, nag-grated ube guys, wala siyang amoy. Tapos idagdag na natin ang glutinous mixture. Kailangan nasa luhit lang siya guys. At kailangan i-mix ng i-mix. Then sugar. Haluin lang siya ng haluin hanggang sa maglapot na siya. Medyo matagal siya maglapot. Abutin daw ng bagong taon. Kaya kailangan wala pang Pasko. Magluluto ka na ng ganito kung gusto mo magluto. Pahirapan din siya habang lumalapot siya guys. Mabilis lang siya maglapot. Malapot na oh. Pero pahirapan siya habang lumalapot siya, pahirapan ng pag-mix kasi mahirap na siya halo. Palakihan ng braso to. Kaya matulog muna kayo dyan guys. Gisingin ko na lang kayo pag maluto to. Ayan na guys, luto na siya. Sakit sa dito sa kaka... mix. Luto rin. Medyo matagal. At ganyan na siya, oh. Bouncy-bouncy na siya. Yan. Pag bouncy-bouncy na siya, luto na. Charot. Parang expert, eh. Pero luto na siya, guys, kasi tinikman ko siya. Malalaman mo din naman na luto na pag tikman mo. Kaya ililipat ko na siya dito sa banana leaves para hindi siya didikit. Nalagay na natin siya sa plato at lagyan natin siya ng toppings na desiccated coconut. Pero depende na siguro sa inyo kung gusto niyong lagyan.
Ito na guys, yung ubi kalamay natin ay madiliman. Ayan, nilagyan ko na siya ng toppings. Kunti lang yung nilagay ko. Oh, di ba? Ang sarap. Tinikman ko siya kanina. Ang sarap, guys. Tuwang-tuwa ako na successful yung pagkaluto ko ng ganito. First time ko palang naluto ng ganito at successful siya. Kaya I'm so happy. Ay, madali lang naman talaga siyang lutuin kasi i-mix-mix mo lang naman talaga. Mantsagaan lang talaga sa paghalo. Kaya I'm so happy. Oh, ayan. May pang Pasko na tayo. Kaya that's all guys. Thank you so much for watching this video and hope na manood din kayo na ibang videos ko. And please give me a thumbs up if you like this video and please subscribe. Thank you so much. Merry Christmas!